o nalimutan ng tao na may Diyos. Ibig sabihin, nalibang siya. Kala niya, ganun na lang ang buhay sa mundong ito. 2 Peter chapter 3, verse 5 and 6. Ang sabi po ay ganito, sapagkat sadyang nililimot nila, yun, yung mga tao noong unang napalusahan, nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at sang isang lupang inayuan ng tubig at sa gitna ng tubig. Paano nangyari ang lahat ng ito? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nakalimutan nilang may Diyos. Verse 6, na sa pamamagitan din ito ang sanglibutan noon, yung sanglibutan ng masasama, na inapawan ng tubig, ay napahamak. Kita natin yung mga ginamit po ng salita. Mga taong nakalimot na may Diyos, kala nila ganun lang. Yun yung sanglibutan ng masasama, na inapawan ng tubig, at napahamak. Ito yung una. Ngayon, yung ngayon naman, ang sabi rito sa verse 7, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sabi, sa pamamagitan ng gayon ding salita. Napaka makapangyarihan yung salita ng Diyos, ano? Ayon doon sa paglalang, kung inyong mapapansin, ang sabi niya, magkaroon ng tubig. Ganagad, tubig. Mahiwalay ang tubig sa katuyuan. Bumanyan yung dry land, nagkaroon ng mga dagat. Yung salita niya yun, napaka makapangyarihan nun. Ang sabi rin sa talatang ito, sa pamamagitan ng gayon ding salita, iniingatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masasama. Ililipol ang mga taong masasama ayon mo sa ating binasa. Verse 8, datapat huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Pag ginamitan natin ito ng logic o ng pangatwiran, sa madaling salita, yung mga araw na dumadaan, mabilis lang yan. At merong tunay na paghuhukom na nakalaan sa lilipuling mga tao, masasama. Verse 9, gusto ba ng Diyos mamatay lahat? Eh kasi sabi kanina, I will destroy them. Hindi po eh. Tingnan nyo ang sabi sa verse 9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapaliban pinalalagay ng iba. Kundi mapagpahinuhod. Tinatagalan pa niya yung paghukom. Bakit? Na hindi niya ibig. Ayaw niya pala ng gamit eh. Na sino man ay mapahamak. Kundi ano? Kundi ang lahat magsipagsisi. Eh ayaw lumapit ng tao sa Diyos. Ano ang kanyang inaasahan sa buhay na ito? Nakalimutan niya na may katapusan lahat ng mga bagay. Ang sabi ng Diyos, hindi niya ibig na sino man mapahama, kundi ang lahat magsipagsisi. Nakakalimot tayo, nakakalimot ang tao sa Diyos. Yan ang buong katotohanan ko. At libang na libang tayo sa mga pang-araw-araw nating ginagawa, sasabayan pa ng mga makabagong teknolohiya ngayon, boring na pag nagbasa. Dahil hindi natin nakunawa ang kalooban ng Diyos. Verse 10, datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Hindi halitulad sa magnanakaw dahil, alam mo ba kung kailan ka nanakawan? Hindi. Pag sinabi mo, eh mamaya nanakawan kita alas 2, hindi abangan mo. Kaya inihalitulad sa isang magnanakaw kasi hindi malamang kailan ito darating. Datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparang kasabay ng malalaking ubong. Ayan, pag nakarinig ka na ng mga kakaiba na yan, judgment day na po yan. Pag may kakaibang nangyari dyan, ano? Yung doomsday na tinatawag, ay mapaparang nakasabay ng malalaking ubong at ang mga bagay sa langit ay mapukugnaw sa matinding init at ang lupa at mga gawang nasa lupa, awang masusunog. Pag hindi apoy nga, hindi ba? Ngayon, kung ating napapansin, paano mangyayari ito? Ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ano? May pumapasok sa kaisipan ko ngayon, paano kung ganito ang mangyari? Di ba meron tayong tinatawag na orbit? Ano? Di ba may mga ganyan-ganyan yan? May ganyan-ganyan? Tapos may pa-ganon? Tapos may pa-ganyan? Paano ngayon kung ang maging distansya nito magulo? At ang mangyari ngayon, itong araw, lumapit ng napakalapit sa Earth. Ayan, ganyang kalapit, ang distansya, nasira yung orbit. Ayun, babagsak yung sinasabing salita.
Ang ginamit na salita, dapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na isang kalangitan sa araw na yan, mapaparang nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay na nasa langit, mapupugnaw sa matinding init. Ayan yung araw, hindi na mamatay. Paano kung ganito ang mangyari? Saan tayo susuot? Eh, sabi rito sa sumunod ng mga talata, mapupugnaw sa matinding init at ang lupa, mga gawang nasa lupa, kawang masusunod. Paano? Grabe naman itong mga araw, tinatakot kami. Hindi ko akong nananakot. Dahil may nakasulat. Ano? Dito sa 11, pansinin natin, yamang ang lahat ng mga bagay na ito'y mapupugnaw ng ganito. Anumang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Matitindi yung salitang pinakikilala dito sa tinatawag na passages na ito na 2 Peter sa layunin na baguhin ang ating kaisipan patungkol sa buhay na ito. Na dapat maitanim sa ating kaisipan na meron pang buhay matapos ang kamatayan na ito. Paano kung ganito ang mangyari? Ayon doon sa climate change, kung inyo pong mapapansin, naglalabasa na yung malalaking orfish. E yan ay matatagpuan sa napakalalim na bahagi ng dagat. Ano ang mensahe nito? May mga iba't ibang mga lumalabas na nilalang. Nabuhat pa noong una, ayon doon sa pagpapakilala sa Genesis, nilalang ng Diyos yung mga dambuhalang malalaki na yan sa dagat. Eh magulit ka, lulutang-lutang patay. Dahil doon sa pag-ikot ng tinatawag na pag-iba ng ating panahon. Makikita natin dito sa mga bagay na ito, may nakaamba pa nga yung, diba, yung magnitude na din doon na napakalakas na tatama. Meron kasi nakalagay doon sa passive na yung mga daw malapit sa fault line, ay umalis na kayo dyan. May nakalagay na ganung warning sa mga highway. Dahil pag tinamaan nyo yan, patay. E paano pa ito kung ganito ang sitwasyon? Nasa Diyos ang kontrol ng lahat eh. Paano kung hindi umikot yan at magbagsakan yung napakalalaking star na yan?